The virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwillingly to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Could you kindly greet the person beside you? Good morning. Let us start our reflection with a story. No? Alam niyo po, pag nagkukwento ako, maraming nakakatulog. Kaya ang ginagawa ko para gising, tinatanong ko po, okay po ba yon? Kapag mayroong pumikit sa inyo, magtatanong ako, okay lang po ba yon? Oh, hindi ko na lang tatanungin yung nakapikit ha, kasi baka mapahiya, baka maistorbo yung tulog. Ha? Tatanungin ko na lang lahat para magising. Okay lang po ba yon? Let me start our story. Ang kwento ko ay tungkol sa apat na college students na magkakaibigan. Ha? Ilan pong college students na magkakaibigan? Ayun, kasi may pumikit dito banda. Kasi simula pa lang eh. Oh? Apat na college students ang nagplano na gumimik bago ang kanilang final exam kinabukasan. Gumimik sila dyan, banda sa Malate. Oh? Sabi nila, no? Gumimik muna tayo bago ang exam. Oh, total, pag-graduate na tayo, no? Huli na ito. Yun ang plano. At nag-usap-usap sila na meron pa silang isang plano. Ang plano nila, makikiusap sila sa kanilang teacher na
bigyan sila ng exam after 3 days na lang. Para naman makagimik, no? Para naman hanggang umaga. Sayang naman. Makikiusap na lang, no? Nabigyan sila ng exam after 3 days. At para pagbigyan sila ang plano, sasabihin nila, umattend sila ng kasalan kinagabihan. Nung pauwi na sila, nasiraan, no? Na-flat yung gulong nung kotseng sinasakyan nila. No? Kaya inumaga na sila. At dahil inumaga na, hindi sila nakapag-aral. No? Ano po yung idadahilan nila sa teacher? Hindi nag-aral dahil na-flat yung gulong. Ha? Na-flat yung gulong. Tandaan niyo yung dahilan, ha? Yun yung plano. Na-flat yung gulong ng kanilang sinasakyang kotse. Ganun nga ang nangyari. Para mas convincing, naglagay sila ng grasa. After gumimik, naglagay ng grasa sa kamay, sa damit, no? Para mapaniwala yung teacher. Mula sa Malate, dumiretso sa eskwelahan. At doon, nakiusap sa teacher. Sabi nila, "Ma'am, hindi po kami nakapaghanda kasi umattend po kami ng kasalan kagabi. Na-flat po yung gulong nung kotse namin. Tinan niyo po, ang dami naming grasa. Kasi nahirapan kami na magpalit ng gulong." Yung teacher na awa, sabi, "Sige, bibigyan ko kayo ng exam 3 days from now." No? Ba? Natupad yung plano nila. No? Ayos. Naghanda yung mga estudyante. Nag-aral ng mabuti. 3 days. Meron pa silang 3 days. Dumating ang ikatlong araw at bumalik sila sa eskwelahan. 4 na lang silang magte-take ng exam. At sabi ng teacher, "Bibigyan ko kayo ng exam sa isang kondisyon. Ha? Hiwa-hiwalay kayo ng classroom." Sabi ng mga estudyante, "Ba, okay po yun, ma'am. Ready naman po kami." Tanong, ilang classroom po? Hello? 4. Bakit 4? Ayun, gising pa. Okay. So, hiwa-hiwalay sila ng classroom. At doon, ibinigay ng teacher ang exam. Sabi ng teacher, "Madali lang yung exam, huwag kayong kabahan. 2 lang ang tanong. Una, ano ang pangalan mo?" 1 point. At yung ikalawang tanong, worth 99 points. 99 points. At multiple choice pa. Sabi ng magkakapatid, "Swerte talaga tayo, no? Ang galing ng plano natin." Multiple choice. Kinuha ng mga estudyante na magkakaibigan ang exam at pumunta na sa kanilang kanya-kanyang classroom. Pagkita nila sa test paper, unang page, first item, "What is your name?" Lagay sila ng pangalan, no? Ginandahan pa yung sulat, no? 1 point, no? Next, nilipat nila yung susunod na page, no? Pagkita nila sa second page, worth 99 points. Ang tanong, aling gulong ang nabutas? A, unahang kaliwa. B, unahang kanan. C, likurang kaliwa. D, likurang kanan. The lesson, failure to prepare is a preparation to fail. Failure to plan is a plan to fail.
My dear brothers and sisters, this is what our gospel would want to tell us about Saint Joseph. Sabihin niyo nga po, Saint Joseph. We rarely hear from Saint Joseph. Talaga naman, no? Bakit? Kasi hindi naman talaga masalita si San Jose. But it doesn't mean we cannot learn from him. Because today, in our gospel, siya yung gagawin kong bida. Siyang bida natin, si San Jose. At ito yung sinasabi sa atin ng kwento ng buhay ni San Jose. We heard that Saint Joseph planned to marry Mary. Mary, Mary. Pakasalan si Maria. Yun ang kanyang plano. You know, during that time, wedding is a grand feast. That is why planning requires a lot of time. Marami kang iimbitahin. Kaya nga nung wedding at Cana, alala niyo yung kwento noon, nung naubusan ng alak, naku, hindi pwedeng ganun. Kasi dapat yun pinapagplanuhan. No? Kaya nga dapat para hindi mangyari yung ganung klase na sitwasyon, planado ang lahat. No? Ganun din naman sa atin, di ba? Yung mga kasal, bago magpakasal, pinagpaplanuhan. Hindi yung nagising lang, magpapakasal na. No? Pinagpaplanuhan. And Saint Joseph planned to marry Mary. But before their wedding happened, unfortunately, something happened. He found Mary pregnant. Buntis yung pagkakasalan niya. I cannot imagine how Saint Joseph felt during that time, no? Pero ang sinabi lang, hindi niya tinuloy na pakasalan si Maria. And so what he did? He had another plan. May plan B. Ang plan B, hihiwalayan niya si Maria. Kasi siya'y matuwid na tao. Pag matuwid kang tao, pag alam mong taken na ang isang babae, huwag mo nang aasawahin. Ha? Meron dito, no? Alam nang taken, nililigawan pa. Huh? Nakikipag-chat pa. No? Taken na si Jose dahil matuwid na tao. He's a righteous man. He know what to do. At yun ang tahimik na hiwalayan si Maria. Tahimik dahil kapag nalaman ng lahat at si Maria ay buntis, na hindi kasal at hindi niya asawa, babatuhin. Ganun noon. Ngayon hindi eh, no? Kahit may asawa na, nabuntis, inasawa ng iba, proud pa. Hindi pwede noon. Kaya ang plano, secretly, hihiwalayan ni San Jose si Maria. That was his plan B. But again, it did not happen because an angel appeared to Saint Joseph's dream and said, "Do not be afraid to take Mary as your wife." Huwag kang matakot, napakasalan si Maria. And then the angel revealed how everything happened. Nabuntis dahil sa Espiritu Santo. Though confused because he is a righteous man, he followed not his plan, but God's plan. Galing, no? And at times, you know, this also happens in our life. Yung we planned on something, but did not happen the way we want it. No? Nangyayari minsan yun. No? Yung nagplano ka, inayos mong lahat, pero hindi ko alam sa kung anong dahilan, hindi natupad, hindi natuloy. Two things could probably be the reason. One,
Because maybe there was never a plan, but only want. Wala naman talagang plano. Meron lang gusto. Magkaiba po yun, ha? Gusto mo sa plano mo. Halimbawa, do you plan to live a long life? Pinaplano niyo po ba yun o ginugusto? Magkaiba. Yung iba, gusto lang. Kaya ang ginagawa, kung ano rin ang gusto. Gusto, mahabang buhay, pero kinakain lahat ng gusto, kahit bawal. Do you think you will live a long life? Gusto makatapos ng pag-aaral. Sino ba namang ayaw? Pero gusto sundin lahat ng layaw. Gimmick, cutting class, computer, Facebook, social media. Makakatapos ka ba? If you plan on something, you know what to do. And you will do everything because you plan for it. You do not only like it. Ito yung pinagkaiba ng plano sa gusto. Baka naman, kaya hindi natupad ang iyong plano, baka naman ginusto mo lang, hindi mo talaga pinlano. Because if you will plan, alam mo, susundin mo ang mga dapat gawin para matupad ang iyong plano. Second, you planned, but God has another plan. Kung ba't hindi natupad ang iyong plano, baka siguro totoo, nagplano ka, pero baka may plano ang Diyos. Dito nangyayari, yung ginawa mong lahat, sinunod mong lahat, na buhay kang matuwid, na buhay kang tapat at maayos at mabuti, pero sa kabila ng yon, hindi natuloy. What is being asked of us when this happens? Not to be disheartened, but to trust God. But to submit to God. Kapag ginawa mo ng lahat, pinlano mo ng lahat, at hindi pa rin natupad, submit to God. Remember, the angel said, do not be afraid. Kaya kapag hindi natupad ang iyong plano, sabihin mo sa sarili mo, do not be afraid. And remember, Jesus, remember, Emmanuel, which means, God is with us. Kung hindi natupad ang iyong pinaplano, huwag kang matakot. Emmanuel, God is with us. Kapiling natin ang Diyos, which means hindi tayo pababayaan ng Diyos. My dear brothers and sisters, we are all being invited by our gospel and the life of Saint Joseph to submit to God's plan. Yes, it is good to have our own plans. We should plan our life. But on the other hand, if ever our plans do not work, let us not be disheartened. After all, there is another plan that could work well for us, and that is the plan of God. This is what we should discover, and this is what we should put our trust on.